Tell me it'll all be okay.
my groom and husband to be, Jeff. From this day forward, you will never walk alone. My heart will be your shelter and my arms will be your home. I can't believe today is here. We're getting married. You are my greatest gift and my deepest joy. I can't wait for you to see me walking down the aisle in the white wedding gown and the tux you are wearing. You look handsome in it, standing at the end of the aisle waiting for me. I will love you unconditionally with every bit of my heart. I can't wait to be your wife. I love you so much. See you at the altar. Your beautiful bride, Lou. To my beautiful bride, this is the day that we are waiting for. At last, we're getting married. After all our struggles on the preparation because of the pandemic. But we managed to surpass this struggle. I'm very happy and thankful that I'm going to marry the sweetest and loving person that I've ever met. Thank you so much for the love and care. I love you so much. See you in the altar, your groom, Jeff. To my soon-to-be beautiful wife, sa wakas, ikakasal na tayo. Dati nung bago pa tayo na mag-BF at Jeff, lagi nating pinag-usapan about sa kasal. And lagi mo rin kinukwento sa akin yung pangarap mo na makasal sa simbahan. Alam ko marami kang struggle sa life, marami kang dinanas na pagsubok sa mga past relationship mo. Alam ko na naging matagal yung mga past relationship mo, pero walang isang nagyaya sa yung magpakasal. At nakwento mo rin na akala mo sila na, pero hindi pa. I know na hindi tayo ganun katagal kagaya ng mga past relationship mo. Pero sabi nga nila, di ba, wala sa tagal ang relasyon. I'm very happy and thankful na nakilala kita. You are the most caring, loving person that I ever met. Thank you for choosing me as your soon-to-be husband. Thank you for the care and love. I will do my best to be a good and responsible husband and father sa mga magiging anak natin. I love you so much. Mahal ko. Ang pag-aasawa ay isang desisyon na kailangan mong pag-isipan ng maraming beses. Dahil sa pag-aasawa, maraming magbabago. Maraming pagsubok ang kailangan mong harapin. Maraming pagkakataon ang kailangan mong tiisin. At higit sa lahat, kailangan buo ang puso mo na tanggapin lahat ng kahinaan ng iyong kabiyak. Jeff, mahal, ito na yung araw na pinakihintay natin. Ang araw na maikasal tayo. Hindi naging madali sa atin ang mga araw na lumipas. Kasi dahil nga sa pandemic, pero dahil sa pagmamahalan natin sa isa't isa at sa pagdadasal natin sa Diyos, naging posible ang imposible. Napakabait ng Diyos sa ating dalawa. Siya ang dahilan, ang Diyos, kung bakit tayo nandito at nagkakilala. Dahil wala tayong tigil sa pagdadasal sa Kanya. Nung tayo ay single pa, hanggang ang Diyos na ang gumawa ng way para tayo magkakilala. Sa hindi natin inaasahan na pagkakataon. Marami na tayong pagsubok na pinagdaanan, pero lahat yon ay nakaya natin. Hindi tayo bumibitaw at palagi nating pinipili ang isa't isa. Ito na ang araw na matagal mo nang gustong makamit. Ang araw na alam kong magiging sobrang saya mo. At itong araw na ito, ang napakahalagang pangyayari sa buhay mo at buhay ko. Magiging isa na akong ganap na Mrs. Jefferson Guanlao. Simula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa. May makakasama ka na sa hirap at ginhawa hanggang pumuti na ang ating mga buhok. Alam kong umpisa pa lang ito ng marami pa nating pagdadaanan bilang mag-asawa. Pero masaya ako at kontento ang puso ko kasi kasama kita nga harapin ang lahat ng pagsubok na mangyayari sa ating dalawa. Sa hirap man o ginhawa, for richer or for poorer, for sickness and in health, till death do us part, nandito ko bilang asawa mo, walang iwanan. Iintindihin kita, re-respetuhin, pagkakatiwalaan, aalagaan, magsasubmit, mamahalin, pagsisilbihan, sosuportahan at laging makikinig sa'yo at higit sa lahat, magiging mabuting may bahay mo. At magiging mabuting nanay sa ating magiging mga anak. At laging gagawing sentro sa
sa ating dalawa ang Diyos. Mahal na mahal kita at mas mamahalin pa habang buhay. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin ng may kapal. Hindi ko na mahintay makita ka na naghihintay sa akin sa altar. Kasama ang mga taong mahalaga sa atin at ang simbahan kung saan natin hiniling ang isa't isa. Ito na yung matagal na nating pinangarap. Mabubuo na ngayon. Mahal na mahal kita, aking asawa. Thank you.
everyone a chance to take. You can see it if you close your eyes. We already know the way. Forever you and me. Running wild and free. Chasing down the sun. Oh, we've just begun. It's a winding road of all the places we will go. Standing in a timeless dream of light mists with pale amber rose. First of all po, good evening sa inyo lahat na nandito ngayong gabi. Sana magpasalamat sa inyo kasi nakapunta kayo despite ng situation natin ngayon na may pandemic tayo. Especially po sa family and friends ni Ate Lu kasi galing pa po sila sa malalayong lugar. Pero nabigyan po nila ng time itong event na ito para kay Kuya Jeff at kay Ate Lu. Inuulit ko po, thank you po sa inyong lahat. My message to the newlywed, to my Kuya Jeff and Ate Lu. Unang-una, congrats sa inyo. Alam ko na matagal yung hinintay itong moment na ito para daming nangyari, COVID, gano'n, pandemic. At least ngayon natuloy na yung pangarap ng mga weddings. And congrats sa inyong dalawa. To Kuya Jeff, talagaan ko si Ate Luen. Alam ko naman na magiging responsible na aspan ko sa kanya. Magiging responsible na tatay ka rin sa mga magiging anak niyo. Kasi napaka-responsible na kapatid mo sa amin. Bilang kuya rin, napaka-responsible mo na anak sa tatay at nanay natin. And gusto ko na rin i-grab yung opportunity na to para makapagpasalamat sa iyo kasi kung di mo ko tinanuman before, hindi siguro magiging ginigil mo yun. Sa lahat ng naitulong mo sa akin since my college days until nung nag-review ako sa Manila, sobrang thank you. Hindi lang ako ganun express. Expressive na tao pero napaka-bless ko kapag tatlong magkakapatid na naging kuya ka namin. Maraming salamat sa iyo at mahal na mahal ka namin. To Angelo, welcome to family ko niya. Sabi ko nga, hindi lang kami ganun ka-expressive pero sobrang tuwang-tuwa kasi naging part ka ng family namin.
And sana alagaan mo si Kuya kasi lumaki si Kuya na napaka-independent na tao. Kumbaga, since nakapagtapos kami ng college, talaga mo siya lang mag-isa. And sana, ngayon may katawa mo siya sa buhay, sana huwag mo siyang, huwag kang magsasawang magmahal at maglalaya sa amin. Ikaw na bahala sa Kuya namin. Congrats and thank you sa inyong dalawa. And my last message siguro, yun sa inyo nang magka-baby para at least second na kasi ako kay payakit na bata eh. Hindi, pero joke lang. What I mean is, abang binata si Tito Engineer, diba? Para may mas bal naman ako. Yun lang. And inulit ko po, thank you lahat sa lahat ng bisita na nandito ngayon. And congrats and best wishes sa inyong dalawa, Kuya Jeff and Andrew. Yun lang po, thank you. So, first of all, I want to congratulate the and thank you for including me to be part of this wonderful event. Lou and I have been friends for more than 10 years now, and I just wanted to say I'm really proud of what you've become, the person that you are right now, and I wanted to be part of still of your journey, even though nandiyan na si Jeff. Alam ko naman nandito lang ako palagi sa iyo. We may not be able to talk more often than before, pero alam mo naman isang text, isang call lang. Like, right now, alam mo na like, I really don't have time, pero sinabi ko sa iyo pumunta. Really here kasi you wanted to witness how happy you are sa araw na ito. Kahit wala yung tatlo, nandito ako for you. Masaya sila lahat, for you. Gusto nila pumunta at sila because of the situation. Hindi tayo nalawag magkita-kita, pero to Jeff, Lou is a very independent and strong woman, so I hope you store a lot of energy sa mga araw na sa haba ng panahon na pagsasamahan nyo. Lou, kaya listen to this, totally. again, congratulations, and I'm always one follow, one next. Yung preference ko kasi sobrang tagal at last, kasal na kayo yung dalawa. Good love ka na. Sana magkaroon kayo agad na mga supreme, para rin yung mga kaluming mga, at kasabay na lalaki yung mga anak namin. Tapos, I hope kayong dalawa ay strong together. Tapos, always believing God. So, God, center of your marriage. Good evening po sa inyo lahat. Ako po yung younger sister ng ni Andrew. So, my message for both of you is, magbabasa. So, I remembered what my ate says to me. Mimi, bakit mo ko inulahan? Kasi may asawa na po ako eh. May anak na ako. Sabi niya, Mimi, bakit mo naman ako inulahan? Bakit hindi na ako makapangasawa? Sabi niya, di ba din mo naalaga na naman ko ng mga pamangkin ko? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano ko ba makapag-asawa ka yan? Tapos siyempre, so ngayong araw, napatunayan natin na kahit mauna yung bunso, makapag-asawa ka pa rin, di ba? So, but kidding aside, my ate is such a hopeless romantic person. So, parang magmahal. Pero pag nag-alit yun, sobrang rin. Yun, nung pinakalala niya sa amin si Kuya Jeff, sabi ko sa inisip ko, ito na kaya? Kasi, ano mo yun, ito na kaya yung magbibigay ng sinising para sa ate ko? Parang, ito na ba yung forever? Mahilig kasi yan magtanaw sa ate. Tatanaw niya, Mimi, ano ko may pa si Kuya Jeff mo? Tingin mo siya na ba? Siya ba yung forever? Sabi ko, minsan hindi ko alam kung kikalan na mga bula ako kung sino yung forever niya. Ganun. Pero, alam ko na yung sagot, siya na nga. So, nakita mo na yung forever mo. And I pray for her heart, especially those times na she went through heartbreaks. Sobrang dami na pinagkaalan. Minsan nag-chat niya, sasabihin niya, Mimi, hindi ko na kaya. Parang pangalan niya, wala na rin mamamala sa kanya, parang ganun. Parang ako, napapastrong ako, pero nakikita ko sa kanya na kaya
natin at merong ibibigay si Lord sa kanya. Tapos yun, kasi nung bata pa kami, mas strong siya sa akin. Siya yung mga hindi siya takot sa mga bagay-bagay, hindi siya takot sa ibig, hindi siya takot magpatay ng ilaw, kasi ako yung takot. Kaya alam ko na kahit may heartbreak yung mga napagdaanan, makakaya niya, and it only made him stronger. Kaya nung sinabi niya na sila na daw ni Kuya Jeff, sabi ko, ay hindi na naman ha, may isa. Mukhang ito na naman pa talaga. Tapos, ayun, ako kasi ayaw ko nang mag-expect kasi alam ko ibibigay ni Lord sa'yo yung papakasalan ka talaga sa tamang panahon, yung para sa'yo talaga. Kaya, I know na how much we waited for this day. Na, eto na, kaya I am one of the happiest people for you today. At alam ko, alam mo yun. Alam ko din yung mga sakit na pinagdaanan mo, pero eto na, binigay na sa'yo ni Lord. Yung pang, yung eto na talaga, yung papauna. Hindi ka na magtatanong sa akin kung siya na ba. Kasi, siya naman. And sa totoo lang, kami, magaan yung love namin kay Kuya Jeff. Kasi ano, nung nakilala namin siya ng asawa ko, sobrang tahimik lang siya. Ang tahimik lang niya talaga, na parang hindi siya nagsasalita nung una, but he's trying naman ang makasama sa amin sa kadaldala namin. Tapos nung tumagal na, lagi na kami magkakasama. Ayun, sobrang daldal rin pala ni Kuya Jeff at nakabuli-buli din sa akin. So ayun, nagka-vibes na kami. Kaya ako, sobrang salamat ko yun sa pagmamahal mo kay ate. Kasi kahit kami pala, joke lang kami, pero kitang-kita ko yung pagmamahal mo sa kanya na yun, ikaw yung tipo na hindi mo susukupan. Salamat kasi yung pasensya at pangunawa mo sa kanya, alam ko na laging nandyan. Kahit na minsan may mga trials, pero hindi ka sumuko, ikaw yung talaga yung nagbigay mo susun sa kanya at ikaw na nito isa. Saliwa ko talaga pangahabang buhay. Salamat kasi meron na rin kami dagdag na bunga. So, hindi madali yung mag-asawa. Hindi talaga. Sobrang daming pagdadaanan kahit nakasal na kayo. Mas madami pang challenges pero hindi mo susukuan ng isa't isa. Kasi, alam mo yun, ang mahal magpakasal, di ba? Kasi ang mahal yung gastos, di ba? Pero hindi na yung side na. Diba? Kasi ito na yung tayong binigay ni Lord for each other. And alam ko, kaalagaan mo si ate at ganun din si ate sa'yo. Kasi, you have to love each other with God always at the center of your marriage. And andito lang kami for both of you. Alam ko na nakakalungkot kasi sanang wala si mama kami dito. So, naiikak ako na yung mama ko, pero mula kanina sa paglamag mo, nanood si mama. Pangarap mo ito. Pero, ayun pa rin yan na yun kasi mama mo. Kahit busy tayo, pinapanood ka pa din niya. Kaya, ayun na, sobrang pamilya ko na, kahit video ko lang, kasi nakalimang pangalan kasi para sa akin. Si mama yung pinya ko sana makamitness dito for you. Pero dahil nga ngayon may pandemic, hindi na lang natin. And in time, makikita rin niya in person si Kuya Zem. So yun. So sabi ko, always remember lang na ikaw, Kuya Jeff, that a happy wife is a happy life. So yun na yung motto mo yun. Na ano lang, kailangan mo na magbago yung motto. Char. Pero yun nga, so no matter what happens, God gave you to each other, to grow with each other, to support, to accept, and to love each other. Kami, nandito lang kami, pero sa huli, kayo pa din yung masusunod sa pagsasama nyo. And always keep your faith in God and your marriage life will always be guided by Him. Kahit maraming dumaan, lalo na nga itong pandemic. Pero, alam mo yun, sabi niya nung una, hindi na muna namin ituloy sa December. Kasi ganito nga may pandemic, bigyan na din na naman. Pero ito, natuloy. Kasi, you know, if it's God's will, it will be God. So, no matter what happens, ito nga, binigay ni Lord. It's a love killer kasi hindi na kami pinabayaan. At ayun, sobrang happy ako for you. Congratulations to your beautiful wedding. This wedding might end tonight, but your marriage should have it
should not have an ending, but the endless love story. And we hope na magkaroon na kami ng pamangkin, bagong pamangkin, so soon! So yun again, congratulations Adelu and to our now officially brother-in-law, Kuya Jefferson. Congrats, Mr. and Mrs. Monlao. We love you both. And cheers to forever! We love you! Thank you po! Hello, good evening. Magandang gabi ho. Tapos po ba tayo lahat? Pag hindi, meron pa ko yan. Maraming salamat po sa matilipin sa kasi ng ni Jeff sa kanilu. Una ko muna, ako yung kanil na kapatid. Natuwa ko dito sa bago nito kasi yan eh. Pangarap nito na lang magpakasal. Yun nga, nawala nga ng kapatid doon. Kaling parang siya sa sasaktan ko eh. Pero hindi pa siya tumigil. No? Pero ngayon, pero ngayon, nagsagawa ako kasi kaya din na nakita na niya yung lalaki ng kamay sa kanya. For later. Kaya, ayun, sana tol. Utol lang ito eh. Tulungan na lang ako. Okay, so, yun nga, Jeff, alam ako yun yung sa'yo, hindi. Gamit ako ito. Laman yun, hindi ako yun. Basta, dapat meron na ako kapangit na, hindi yun. Kasi yan, yung kapatid yung marami lagi niya. Pero, makakapak yan. Nahold lang lang, kasi yung panel ng lahat. Oo, hindi yun. Congratulations! Ito na yung pinangarap nyo na matutupad na din. And I'm so happy kasi alam ko masaya kayo at yung nararamdaman ko saya, doble yung nararamdaman ko saya, hindi ko maipaliwanag na medyo kinakabahan. Thankful lang kay Lord kasi dumating na yung araw na to. Na ito na, lalakad ka na. Saan ka? Ito yung pangarap mo, di ba? Yung pangarap mo. Natupad na din. At through Jeff, kasi si Jeff yung bigay ni Lord para sa'yo. Alam mo yung spiritual talent. At hindi siya binitaw na alam mo, he's the one. Kaya, mahalin niyo yung isa't isa kasi binigay ni Lord na maging kayo. Kahit dumating lang araw nito na wala namang ano man lang, maraming pangyayari, may mga tampuhan kayo, pero sa hindi ko na ito, kayo pa rin. Kaya alam kong kayo yung pangasas sa isa't isa. Alam mo yung Jeff, alam mo yung mahal na mahal mo sila. Kaya sana yung pagsasama mo, magtagal, araw mo naman yung mga tampuhan darating sa buhay na kasama mo, lagi na pag-usapan kasi may hirap yung pag-alaringan ng desisyon. May mga bagay na darating sa buhay ko, mga problema, mga problems, pero kapit na kayo kay Lord. Kasi pag si Lord ang nasa center ng pagsasama niyo, alam ko, walang hindi manunas.
loob, hindi mo na ako pupulitin kahit sa madaling araw. Kasi minsan may problema ka, depressed ka, eto na, dumating na yung pangarap mo. Kaya, ang hawakan mo yan, lagi ka lang mag-trust kay Jeff at natin mag-isas. Mali mo sa isa, ang kapal. Huwag mo kalimutan ang lagi mong magpasalamat sa Diyos. Ang lagi ka rin kabayaran at buyayaman ng pagsasama matuwasan. Ako talaga ako sa inyo at hindi ako nakauwi. Ang sama na loob ko, hindi ako makauwi dahil sa COVID. Pero okay na rin kasi ito na eh. Kailangan ko bang i-cancel o ano dahil sa COVID dahil ngayon ako makauwi. Ito na yun, ito na yung pangarap mo na kailangan matupad. Thank you, Jeff. At alam ko yung hindi mo mapapayaan si Jeff. Welcome to the family. At alam ko welcome naman si Jeff. I love you all. I'm so happy. Kahit mo mag-asawa na kayo, siyempre nandiyan pa rin ako. Diba? Pag may mga problema, nandiyan lang ako para sa inyo. I love you, and I will always pray for you. Congratulations and best wishes. So, ay, meron siya ko. Di ba kayo magkakayak? Bago nila ako sa mga magkasalamat, una na igal, pangalawa sa pamilya ko. Napaktan ko kay Ned, ang mga pamilya dito. Masaya ko rin mo, tayo magmahalo na rin ang mga mundo. Kung may problema, pagkasama mo, huwag mamalaro ang buwan. Ngayon na. Para hindi yung wala. Naging talag na pag may problema kayo, naging ito ang mga mamamalang mo para lapilan mo. Pangalawa, tayo, hindi mo na kami makuha-gabaya. Kapag malamang ito kami. Sana, pag may problema na may malala, huwag niyo ipilit yung tama o mali. Ang kundi ipilit niyo na yung tama o yagin yung mali. Hindi naman nakasabi. At lagi yung tama na maluwa yung mga pagkakas. Yun lang. Congratulations. Masalaman mo ang tatang tumalo. Makamagalo ko sa anak ni Jeff at meron ko sa maraming sumulay yun ba? Especially sa maraming ni Jeff dahil yun ay sumulay ba? Blessing natin mga kamagana from as far as I can see you can from this in the from San Pedro, Laguna. Si Jeff, no? Welcome sa family ng Mora.
Lopez and Castelli. Doon ako ngayon, word down na yan. And I want to thank Jeff for having you. Alam niyo ang hanap ako. Maraming salamat. At saka, for one, kung kasi observant ako eh. Pinagmamasa ko si Jeff, ang tingin ko ngayon, napakabalik na bata niyo si Jeff. No? Talagang sabi ko, ano, ito lang pinagabagay sa akin, anak, sabi ko sa akin. Tsaka, ganda lang tingnan, di ko ba? Ang pera sila. Especially yung aking malaki, tsaka ang aking kumparang na kumari. Dati na marami, magigang kahapon ko na po natin pa ngayon, pero ang tingin ko sila, napakabalik mo yung pamilya niyo. Maraming salamat sa pagpapalag sa amin, ang pagpapalag. And, at maraming salamat po, at nakapag-raise sa'yo, ngayon ko ba yung anak? Yeah. And likewise, I would like to thank Gina for bringing up the three kids, Gabo, Silu, and Sammy. And lastly, that I could take, because I want to propose a toast for the new year. Ang ganda ako kung nakayong dalawa. Tantuwa ako sa inyo. Sige po tayo tumayo at tumupos. Ito, parang kasi ka na po yung inyong mga kapatid. Thank you po sa lahat ng dumalo sa aming kasal na kahit po alam niya, pandemic na nakapunta pa ngayon sa palo ko, sa palo ni Lu, sa mga kaibigan at sa mga malapit. Sa palo ni Lu, kahit malalayo kayo, thank you at nakakipan niyo. At napakalaking bagay sa amin ito. Maraming salamat. Sa bagay, hindi rin siya mag-isang mag-construct.
yun na kapatid ko na si Jobel, nagpapasalamat din ako kasi actually galing siya sa Dubai. Umuwi lang siya para dito nga sa kasal ko. Malaking pasasalamat sa akin. At nakauwi siya despite nung pandemic. Maraming salamat. Sa bunso na, yan naman ayaw magsuot ng kanyang klaseng damit. So dahil kasal ko, nagsuot namin siya. Salamat din sa kanya. Konting bis na matatapos yung mahubad mo na yun. maraming salamat sa inyo, sa family ko. Sa akin namang mga, no, to my new parents and my in-laws, kay Papa Boy and Mama Gina, kahit pala si Mama Gina nito, nagpapasalamat po ako dahil pinagkatiwalaan niyo po si Lu sa akin. Maraming salamat po. Si Lu po is a very wonderful person na nakilala ko. Which is, nakita-kita naman po sa inyo. Saan yung nagman? thank you po sa pagtanggap sa akin bilang part ng family niyo. Gagawin ko muna na para maging responsible husband kay Lu at sa magiging anak po namin. Maraming salamat po sa pamilya po din ni Papa Boy. Salamat po at kahit sa gitna ng buong yung bahay namin ay nakapunta kayo. Nakapaglakad kayo sa Milano. yun lang po. Maraming salamat po, Papa Boy, Mama Gina. Maraming salamat. Yun lang po. Salamat. Tapos, siyempre para sa aking napakagandang asawa, lahat siguro nasabi ko na sa'yo sa video ko, pag nagkasama tayo, basta ang ano ko lang, lahat ng problema, lahat ng pagsubok, kakayanan natin. Alam po, selosa ka, hindi ako kasing guwapo ni Piolo Pascual, pero hindi naman ako, ano, stick to one ako. Taba. kaya huwag pang masyadong magselos kasi yun nga, hindi naman ako kasing guwapo ni Piolo Pascual, ano lang, ding-dong dantes lang ako. yun lang, maraming salamat at nakilala kita. Ikaw na siguro yung binigay ni God na makakatuwa ko sa habang buhay. Mahal na mahal kita. Nandito lang ako. Laging nakasupport sa'yo sa lahat. Hindi kita pababayaan. Kahit anong, yun nga, kahit anong pagsubok, kahit anong struggles. Nandito lang ako. Maraming salamat sa iyo. Mahal na mahal kita. At pago na nga, sa mga ninong at ninang na hindi nakarating, maraming salamat din po. Kahit wala kayo, at least ano na rin yung present mo. And sa boss ko na nagmamadali umalis, salamat din po. Kahit sa ceremony ay pumunta kayo, kahit malaking ngayon sa sector, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko kami ng pangasalamat. Good evening everyone. Kulang-kulang na po tayo. Kasi may mga kaibigan po sa inyo na almost lahat po nagbabay na kami na nakaupo ako dito. Pero nagpapasalamat na rin po ako sa kanila kasi ang galing po nila Bulacan pa pero dumating po sa YouTube sa ilan na ito. Nararamdaman ko po na rin na importante ako sa kanila. Anyway, mag-introduction muna. ito, when I was just a little girl, I used to dream about my wedding day. I would think about the beautiful gown, the beautiful white gown, the gorgeous flowers, and the delicious cake. Ang sarap po ng cake. And I
without my wonderful group. Jeff, are you not with friends? Bianca? And our amazing families. All the material stuff is extra, but it is the people you love that make a special day like this so meaningful. We would like to thank everyone, our family, pamilya ko ni Jeff at pamilya ko, mga tita dito, pamangkin, pinsan, ano ba, friends, lahat na. Who have come near and far for sharing in our joy and happiness on this day. You have all played a very special role in our lives. Each of you has touched our lives in some significant way and shaping us as individuals. Katulad po naman ang tita ko sa likod, yung mga kapatid po ng papa ko, si tita baby ko at saka si tita nene. Sila po yung nakasama ko sa Valenzuela. Marami po ako natutunan sa kanila, kaya ayoko po sila munang pauwiin. Gusto na po nila po. Maraming salamat, tita babes and tita nene. Kasi, nung una, hindi po talaga ako marunong magluto. laking lola po ako. Hindi po ako pinapagawa sa bahay. Pero nung nagsunod na ako sa kasama ko, sila po lang yung nagturo sa akin. Sa bahay. Ngayon po nagsosolo na ako, kaya-kaya ko lang. Mas magaling pa ako magluto sa kanila. Maraming salamat, Tita Nene, Tita Babes. And po, kay Tita Mercy, Tita ko po, asawa ko po siya sa Bulacan, yung pong naka-green. Sobrang salamat kasi Bulacan pa po siya. Hindi ko po in-expect na makakapunta po siya. Yung iba pong kapatid ng mama ko hindi po nakapunta. Pero po, sa lahat po ng kapatid ng mama ko, siya lang po yung nakapunta. Sobra po ako nagpapasalamat kay Tita Mercy kasi alam mo yung mga, alam mo lahat yung mga nangyari sa akin, sa buhay ko, lahat. Alam ko hindi mo ko hindihan na hindi ka makapunta kasi alam ko pupunta ka. Maraming salamat, Tita Mercy. At si Ate Sherm, yan po, yung katabi niya po. Siya po yung nag-alaga sa akin yung bata ako. Halos hindi po ako patakuan ng labok. Ayun po, ayan po may hawak na bukid niya yan. Maraming salamat po. At si Bianca po sa best friend ko, na late po siya kanina kasi po nagpa-makeup. Ayun po, nasa gitna siya. Sobrang salamat, thank you. Alam ko kung pupunta ka. Kahit anong mangyari, kahit COVID pa o ano. Alam ko pupunta ka kasi alam mo kilala mo ko. Alam mo kung paano ako, alam mo kung sino ako, kung saan ako nanggaling. Maraming salamat sa lahat. Kahit nung bridal shower ko nandun ka, ikaw lang yung kaibigan ko na nandun. Ang dami na po namin pinagdaanan, pero ilang years na kami, never kami nag-away. Sa iyong kaibigan ko never nag-away, lagi niya ako naiintindihan sa lahat ng bagay. Kaya ngayong event na to, binibigay ko yung sense na magpasalamat mo sa'yo. Every day, alam mo yan, lagi kitang sinasabi na thank you kasi nandiyan ka. Lahat ng heartbreaks ko, nandiyan ka. Ubulan po magyo, mainit lahat, nandiyan ka. Hanggang ngayon, na ito na yung alam mong pangarap ko. Pero nandiyan ka pa rin. So, sobrang salamat. Maraming salamat, Bes. Yun po. Okay, ito na. As we celebrate our marriage, we would like to thank you all for your love, support, and friendship over the years. We love you all and we would like to give thanks to God for blessing us with each other. And to my God, of course. To my dad, Dr. Alfonso L. Mora, my papa boy, I stand here on my wedding day, walking me down the aisle as father of the bride. Hindi mo alam pa kung gano'n ako kasaya na nailapan mo ko sa altar. Bata pa lang ako, naiisip ko yun at pangarap ko na yun. The many things you've done and all the times we were there, thank you so much pa. Ang palagi kong tagapag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 p
pagtanggol ang tatay ko. Kahit na anong sakuna nandyan. Palaging sinasabi, kaya mo yan anak. Hindi ako magiging matapang na babae at independent mag-isip kung hindi dahil sa papa ko. Yung palagi mong sinasabi, diskartehan mo yan anak. Maraming salamat pa. Kasi isa ka sa tao naniniwala na kaya ko, na magaling ako. Ikaw lagi nagsasabi nun kahit sa trabaho ko. Lagi mo sinasabi yun, kaya mo yan anak, magaling ka anak. Dahil doon naging matapang ako. Napapromote ako sa work dahil sa'yo kasi lagi kong sinasabi, lagi kong iniisip lahat ng sinasabi mo. Sobrang thankful ako sa'yo pa. No one can replace you in the whole wide world. You will always hold a special place in my heart. So remember today as I become a wife, I'll always, always be your little virgin guide. I love you first pa. And of course, to my Mama Gina, wala po siya. Sobra po akong nagpapasalamat sa'yo, ma, kasi nakapag-message ka talaga kahit sobrang busy mo. Kasi po dalawa po yung word niya ngayon sa Jaman. So, sobrang thankful talaga ako kay Mama. You hold my hand for many years, supported me through joys and tears. Today is the day I officially go, being your little chingay, into starting my own family. I officially have to remember everything you've taught me about being a wife and a mother and start putting them to good use. I am so grateful for everything that you've taught to me. Thank you, Ma, for telling me to save my heart for the right man and for loving the man that I have chosen, Jeff. I am so glad that you're not only my mom, but my very best friend. You have always been the strongest person that I've known. I want you to know that today, Ma, is not just my day. It's your day too, Ma. Because you have raised me into the woman I am today. Thank you for all that you do and everything that you are. Ito po ako sa nato ay hindi lang po yung, ito yung pangarap ko. Pangarap din po ng nanay ko to. Na makapagsuot po ako ng crown. Kahit hinaman na ako, pero dahil po sa nanay ko, sinunod ko lahat. Sobrang salamat, Ma. Mahal na mahal kita, Ma. Alam mo yun, at palagi kitang mamahalin habang buhay. Hanggang tumanda ka na. And of course, to Otosan, UG, arigato gusay mashla, asawalin na rin mashla. And to my new parents, my in-laws, Papa Nito and Mama Belle, thank you po for accepting me into your family. Hindi ko po ito masabi na lang kasi po nahihiya po sa inyo. You've always been, ano po, mabait, loving, and caring pag nandun po ako sa inyo. Lagi niyo po ako tinatrato na parang anak niyo na po kahit po nung mag-boyfriend, girlfriend. Girlfriend pa lang po kami ni Jeff. Lagi po na pag-inuto ko ako ng masasarap na ulam ni Mama. Tapos si Papa po tahimik lang po yun. Natutakot po. Oh, sila po na po na. Pero mabait naman po pala si Papa. Hindi lang po pa siya sabarag, medyo expressive. Pero kalog po siya. Sobrang thank you po. Iingatan ko po at mamahalin ko po ang inyong panganay na anak. Katulad po na ginagawa niyo sa kanya nung nasa bahay niyo po siya. Nakita ko naman po na grabe pong mag-alaga si Mama kay Jim. Pinaglulungan niya po pag uuwi doon. Ayun po. Nagpapasalamat po ako kasi po lumaki po si Jim. Pinalaki niyo po siya na napakabait na tao. A family man, almost lahat po ng mga kahit po yung ka-workmate ko sinasabi po na ayan na daw, ayan po, si Jeff na po kasi napaka-family man. Maraming salamat po kasi pinalaki niyo rin po siyang independent, mag-isip at mag-desisyon. Napaka-respectful po niya, napaka-mapagmahal at responsible po sa lahat ng bagay. Maraming salamat po at sa inyong parents po, I love you po, welcome po. Papasalamat po ako sa kanila, sa presence nila kanina sa ceremony bilang aming pangalawang magulang.
At kay Ninang Kenny, ganun din. Nagpapasalamat kami kasi dumating ka. Almost lagi ko po siyang kapsat sa mga callers and all. Talagang excited din talaga siya sa wedding. I'm truly grateful and your God's gift to us. Thank you very much, Nina. And yung mga hinilang po namin, ay, yung si Ninong Romy, yung kanina, yung boss ni Jeff, nagpapasalamat din po ako. Pag po naging normal na po, Ninong, magkakita na lang po tayo. Maraming salamat po sa pagpunta po sa ceremony kanina. And yung mga hindi po nakarating dahil po nasa abroad at pandemic daw po, nagpapasalamat po ako sa aming mga ninong si Ninang. Actually, marami po kami ninong ni Ninang. Bali, 8 pong ninong, ang dami po. Bali, isa lang po yung pumunta sa akin at lumating na sa ceremony. Sasabihin ko po yung parang mga pangalan nila. Ninong Dr. Rodrigo Clemente, Ninong Gerardo Jerónimo, Ninong Romilio Sarmiento, Ninong Gil Guanzon, Ninong John Brad, Ninong Roberto Santiago. And to our Ninang Victoria Bernardo, Ninang Doy Aquino, Ninang Beth Mercado, Ninang Carmelita Pascual, Ninang Hilda Brad, and Ninang Jocelyn Santiago. From the bottom of our hearts, Ninong and Ninang na wala po ngayon dito, we would like to thank you for being a part of our lives. We are so grateful for your generosity and we look forward to celebrating our future with you. Nagpapasalamat din po ako kay Tita Lena. Sobra po tawag po siya ng tawag para po sa wedding. Excited po si Tita Lena sa wedding. Talagang tawag po siya ng tawag. Kamusta na lang po kami yung Jeff and all. Tita Lena, maraming salamat po sa pag-appreciate niyo po sa akin at kay Jeff po sa wedding namin, sa lahat po ng mangyayari. Maraming salamat po nila. Kasi sabi niya, sana mapanood niyo lang yung video na to. So, thank you very much po, Tita Lena. And to my new sisters na nagpipicture ngayon, namihawa po ng bouquet ko, sa kanya ko po pinigay, kaya Jovel. Ayan, Ketsa. Asan si Cha? Nakipag-usap. Ayan. Para po sa kanila, maraming salamat for being my bridesmaids. The day that I marry, our families will blend. You'll be my sister and also my hindi friends eh. Close kasi kami yung dalawang yan, si Jovel at si Cha. Ayan, lalo na yan, si Cha at si Jovel. Actually, nagsatsak po. Sobrang close kami, parang boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Ezra. Parang mas marami pa ako alam kesa sa kakuya nila. Ayun, it's so very special to know you will be a part of this day. It's just the beginning of our brand new life as your sister and wife of your kuya. Thank you for adding to my joy. I love you both. And of course, si Charmaine, kanina po umalis na. Nagkaroon daw po yung emergency, nakaupo po siya dyan. Pupuntawagin ko siya. I'm very happy that I chose you to be my bridesmaid. And I never regret that you're such an amazing woman. Thank you for everything. I just want you to know that I appreciate every little thing you have done just to make my wedding day a perfect one. I love you, Jen. And to our handsome groomsmen, okay, Joel, brother of the groom, architect Jeffrey, friend of the groom, and of course, Kuya Jam, my kuya, I admire your full support you have shown on our wedding day. Thank you for the time, love and care, you did a great job. Thank you very much. And to our handsome and beautiful secondary sponsors, architect Marvy, friend of the groom, parang ayaw niya. Ariel, my brother-in-law, na nag-aano kay Aki. And Jerome, my close friend, umalis na rin po kanina kasi may flight daw po mamaya. Dumating lang po kanina talaga dito. Close friend ko po siya during college. And of course, Kay, nandiyan pa ba si Keisha? Wala na. Si Keisha po yung nakapunin to. And si Zhao, kanina rin po umalis na. My childhood friends, and Nicole.
yung pamangkin ko, siya po yung anak-anakan ko sa Valenzuela. Okay, our wedding day will not be the perfect without your presence as our secondary sponsors. I will never forget how you handled your task perfectly. Thank you, and it has proved that you guys really love us. Thank you so much. And to my beautiful matron of honor, Maria Eloisa Bernardino. Okay. You are my best friend, my partner in crime, and most importantly, my sister. I will never forget your dedication to making sure everything was perfect. Thank you for being my support system and making my bridal shower perfect. Thank you for guiding me and taking care of me. I'm truly grateful that you took the job on because I don't know what I would have done without your endless love and support. You helped me every step of the way. You were the best matron of honor. My bride, every bride could wish for. I'm truly lucky to have you as my sister. I love you so much. And to our best man, Engineer Mark Josel, agong po siya kung ang name niya, my husband's brother. Thank you to the best man. You did a great job. We appreciate all you did on the wedding day. You calmed your kuya's nerves. You were a huge help in keeping your kuya's calm before the ceremony and guiding me. Like I said, you were the best man. Thank you so much. And to our wedding coordinator, that's a wedding coordinator, si Apoy. Wala ka siya? And to our wedding coordinator and also my hair and makeup artist. Tapos yung mga coordinators kanina, sila ayan si Apoy. Ayan, nakikita. Ayan, sila po yung mga tumulong sa akin. Saka po si May, si Slater, saka si JC, okay. And most especially Apple, Juan Lau de Guzman. Thank you so much for all of your help coordinating the wedding. Everything went amazingly. I cannot express how appreciative we are for everything that you guys did for us. You have a hard job and you do it very well. I will be sure to recommend you to others in the future. Thank you so much. You are seriously talented, Apple, and beautiful today because of you. And to our, of course, ever, Sir Carlo. Kuya Marlon, of course, and Kuya Wilson, and yung mga photographer, hindi ko kasi hindi masyadong kilala. Thank you so much for all the care and attention. You have taken some truly wonderful pictures that we will treasure for the rest of our lives. You know very well how to make your couple look good. Sa prenuptial pa lang, alam ko na yun. We cannot thank you enough for your flexibility with all our numerous requests. We are indeed so blessed to have a creative, passionate, and dynamic photographer and videographer next. And to our singers, thank you for the wonderful singing. There was a hardly a dry eye. You have a great voice. Your performance brought a tear to my guests. Once again, thank you for making it a memorable day. And of course, to our amazing wedding host, Mr. John Roca. We are highly grateful for you all that you were being there for us on the big day as our marriage ceremony. As of us, marriage ceremony. We are highly thankful for hosting this event. Your amazing work was really valued. And to our catering, Tita Tina. Nasa si Tita Tina? Wala na. To our catering, Tita Tina, we are highly honored your catering services. You have never tasted such a tasty food. Napakasarap po ng pagkain niya, Tita Tina. Sobrang talaga. Our guests, we're very happy. Marami na pong nag-shot sa akin na masarap po yung pagkain. So, thank you po. With your arrangement and quality of food, thank you for the generosity and help us to make this day happen. Last na to. And last but not least, of course,
my husband, Jeff. All my life, I've always been a spiritual person. And I truly believe that everything's happened for a reason. So I have never thought that meeting my husband was a coincidence. I think we were meant together talaga, and that God was saving you for me. I just want you to know that you have my heart today and always. And thank you for loving me, for standing up with me at the altar so we can exchange our vows. I cannot wait to wake up everyone with you by my side. Having you in my life has been an absolute blessing. First as a friend, as best friend, then as boyfriend and girlfriend, then we became engaged and decided to get married. As of today, we are husband and wife. And I could not be more excited, and I'm so happy to be your wife. The new Mrs. Lubrigadet Guadalao. Thank you and good evening. Hello. Mayabol lang po ako. Yung mga office mate ko, PBBI family, kahit hindi kayo nakapunta, salamat at salamat sa gift na pinadala nyo. Maraming salamat to PBBI family. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Magandang gabi.